tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ayan, mamili ka riyan. Ha? May bagong lutong tusino dyan at daing na bangos. May sinangag na bigas dyan at kuhan. Kung yan nanalin ang gusto mo, sige na, mamili ka dyan. Wow! Oh. Paborito ko! Chicken tusino! Marami ba kayong nilutong tusino, itay? Ay, naku. Isang kilo lang naman eh, pero kumuha ka na. Eh, dadalawa lang ng kami ng kapatid mo eh, kasi siningag ko na yung lamig na kanin. Pahingi po, itay, ha? Siguradong mabubusog ako nito. Naku. Bakit kasi hindi pa nagluluto yung asawa mo? Oh. Abay, tanghali na. Tinatamad ang asawa mo ba? Hindi naman ho, itay. Ayoko lamang ng Nabihan ulam na niluto yan. Niya. Bakit? Ano bang ulam ninyo? Tuyo at itlog po. Ano? Tuyo at itlog ang ulam ninyo? Abay, bayari ka ng isang malaking kumpanya pag uulamin ka ng itlog at tuyo sa almusal. Ano ba namang klaseng buhay mo yan, anak? Nagtatrabaho ka ng gusto eh, ginugutom ka pala ng asawa mo. Hindi lang naman po tuyo at itlog, itay. May lunggan isa rin. At yung ulam namin kagabi, kaso nga, nangangati ang dila ko sa tuyo, naku. Kaya ako hingi ng ulam ninyo. Ikaw na nga itong pagod sa trabaho, ikaw po itong gutom. Nasaan ba yung asawa mo't hahambalusin ko? Itay, tama na ho. Naku. Baka marinig niya kayo. Pareho pa kayong mga tigre kung magalit. Eh, mabuti talam mo. Ikaw kasi, hindi ka nakinig sa akin. Kung si Elmer sana ang pinakasalan mo, may mas maganda sana ang buhay mo ngayon. Dahil bukod sa mayaman eh, mahal na mahal ka noon. Hindi tulad ng asawa mong tarantado, ah, na ikaw lang yata yung nagmamahal sa kanya. Itay, yung boses ninyo, pahinaan ninyo, at baka marinig na noon kayo ng asawa ko. Kukuha ka lang kamo ng ulam sa kabila. Bakit ang tagal-tagal mo? Eh, may sinabi lang sa akin ang itay. At anong sinabi? Siniraan na naman ako sa'yo? Ganon? Arturo, ngayon lang naman kami medyo nagkausap ng medyo matagal eh. Mamasamain mo pa? Parang hindi ko alam. Malamang siniraan na naman ako ng itay mo. Oh, hindi ba? Ano ka ba? Masama ba kung mag-uusap kami ni itay? Eh, siyempre, namimiss din niya ako. Ano? Namimiss ka niya? Inarian lang naman siya sa kabila. Araw-gabi naman kayong nagkikita, namimiss ka niya? Araw at gabi nga kami nagkikita, pero hindi naman kami nagkakausap. Siyempre, gusto ring magkausap kami. Ano pang silbi ng pagiging magkapitbahay namin kung hindi rin lang kami nag-uusap? Ang sabihin mo kung ano-ano na naman ang sinasabi niya laban sa akin. Para namang hindi ko alam. Dinig ko naman ang mga sinasabi laban sa akin eh. Hayaan mo na siya kasi. Matanda na siya. Pagpasensyaan mo na lang. At hanggang kailan lang kong papasensya? Dahil ba sa ayaw akong maging manugang? Kaya hanggang ngayon eh, inaayawan pa rin ako? Abay, may anak ka na sa akin, Carla. Kaya nga. Pagpasensyaan mo na. Ganyan talagang tumatanda. Hindi lahat ng araw ay mapagpapasensyaan ko siya. At? Anong gagawin mo? Aawayin mo na naman si itay? Paano mapapalapit ang loob sa iyo? Kung ganyan na konting diferensya lang eh. Pinapatulan mo na. Matanda na siya. Ilapit mo naman ang loob mo sa kanya para lalapit na rin ang loob niya sa iyo. Hindi yung kinukontra mo sa tuwing may sinasabi. Talagang hindi lalapit ang loob niya sa iyo. Thank you.
Nasaan kayo yung babaeng yun? Ang sabi, kakain na kami. Pero siya naman ang wala. Tinawag-tawag ako. Siya naman pala ang wala. Hindi kaya nasa bahay na yun? Baka nga nasa bahay na. Hindi na ako hinintay. Alam kong wala kang pasok ngayon. Kaya pinagluto kita ng paborito mong ulam. Wow! Ito. Paborito ko ngayon dinengdeng. Salamat po itay! Nanginipsip na namin yatang biyaran kong ito. Malamang hihingi ng pera ito sa asawa ko. Teka nga. Alam kong bihira mo ng matikman ngayon yan, anak. Dahil mahilig ka sa mga mamantikang luto ng asawa mo. Ang sama talaga ng ugali ninyo, itay. At sa mismong pamamahay ko pa, isinisiraan niyo ako sa asawa ko. Ha? Arturo! Oh, hindi ba? Dinig na dinig ko ang pangalan ko. Hihingin ka lang ng pera sa asawa ko, sinisiraan mo pa ako. Arturo, tumigil ka na! Sige! Kampihan mo yung ama mo! Magsama kayong dalawa! Nagsalitaan ng ganun si itay? Eh, paano? Hihingi nga lamang sa'yo ng pera, sisiraan pa ako. Ano? Ano sinisiraan na sinasabi mo? Wala namang sinabing masama sa'yo ang itay, ha? Anong wala? Dinig na dinig ko ang pagbangi niya ng pangalan ko. Yun na nga eh. Nabanggit lamang ang pangalan mo eh. Nang gagalaiti ka na sa galit. Eh, bakit niya nabanggit ang pangalan ko? Kung hindi pala niya ako sinisiraan sa'yo? Nagkataon lang na nabanggit niya ang pangalan mo. Hindi naman ibig sabihin na sinisiraan ka na niya. Nabanggit lang ang pangalan mo eh, nagagalit ka na. Hindi mo nga narinig kung anong napag-usapan namin. Inabanggit ang pangalan mo. Nagbigay nga siya ng niluto niyang gulay eh. Ang sabihin mo, naninipsip ang itay mo dahil hihingi na naman siya ng pera sa'yo. Eh ano naman, kung hihingi siya ng pera sa'kin... Eh, pera ko naman ang hinihingi niya sa akin, hindi mo pera. Ah, ganun? Hindi ko pala pera ang pera mo? Bakit? Dahil ba sa ikaw ang natatrabaho? Eh, bakit? Nakakalimutan mong asawa mo ako at ang pera mo ay pera ko rin. Tama na nga. Baka kung saan naman mapunta ang usapang ito. Sabihin mo kasi yung itay mo para walang gulo. At anong sasabihin ko kay itay? Na huwag siyang manipsip sa'yo. Ano? Nagiging imposible ka yata ngayon, Arturo. At kung anong paninipsip sa akin ng isay ko, ano ka ba naman? Ano ba yung sinasabing naninipsip siya? Bakit? Sino ba si itay? Taong to. Kung magsalita akala eh, ibang tao ang itay ko, baka nakakalimutan mo. Naasawa lamang kita. Ang asawa, napapalitan. Pero ang magulang ay hindi napapalitan. Biruin mo, pinagsalitan ako ng ganun ni Carla, samantalang hindi naman siya dating ganun. Eh, ikaw naman kasi pare. Eh, pagsalitan mo pa naman ang kanyang ama ng ganun sa harap niya, eh talagang magagalit yun. Bakit pare? Ano ba ako ni Carla? Eh, asawa niya ako. Asawa ka nga niya pare, pero eh, ama naman niya yun. Nag-asawa pa siya kung ganun. Kung hindi rin lang pala niya ako may pagtatanggol sa magulang niya. Ibig mong sabihin pare, hindi pa kayo bukod sa mga magulang niya? Bukod na. Eh, pero bahay pa rin ng mga magulang niya ang tinitirhan namin. At kapitbahay namin sila. Ha? Eh, kala ko ba pare, eh bukod na kayo. Eh, bakit naroon pa rin kayo sa bahay ng kanyang mga magulang? Namipat kasi ng tirahan ng biyanan ko. Nang umalis ang bayaw ko na may-ari ng bahay na tinitirhan niya ngayon. Ang ibig mong sabihin, pare, eh, nakikitira ang biran mo sa bahay ng kapatid ni Carla? Oo, pare. Nang mag-migrate kasi ang bayaw ko at pamilya niya sa Canada,
Naiwang na kati ang bahay nila. Eh, tamang-tamang ikinasal kami ni Carla. Kaya nagpasya siyang lumipat kasama ang bayaw kong bunso. Nag-usap-usap silang magkakapatid na kay Carla na ibibigay ang bahay na yun ng binan ko. Kaya amin na ang bahay na yun. Eh, kaya lang, mayat maya eh, naroon ng binan ko at nakikialam. Oh, dati palang bahay ng binan mo, pare. Di, mag-isama ka na lang. Ano? At bagay ko magkikisama. May pamilya na si Carla, pare. Dapat, hindi na nakikialam ang binan ko. Mabuti na lang, Ador, at naririto ka lagi, lalo na kung ganito na may problema ako. Ano ba bang silbi ng pagkakaibigan natin? Forever friends tayo, hindi ba? Oo naman. Na kahit pareho na tayong may asawa, friends pa rin tayong dalawa hanggang ngayon. Teka, ano bang problema mo? Hindi ko nga alam ang gagawin ko eh. Naiipit ako sa dalawang lalaki na parehong mahalaga sa akin. Ha? Dalawang lalaki? Oo. Si Itay at si Arturo. Eh, siyempre, doon ka sa asawa mo dahil asawa mo yun. Yun na nga ang ginagawa ko eh. Pero alangan namang pababayaan ko ang Itay ko eh. Wala na nga si Inay. Ay, nako, mahirap nga yung kalagayan mo, Frena. Dahil hindi magkasundong asawa mo itong tatay mo. Ang buti niyan eh, pagpasensya na lamang yung tatay mo. Eh, pag kasi pinagsasabihan ko, ang iniisip kagad ay kinakampihan ko ang Itay. Ganon din si Itay. Pag sinasabihan kong pagpasensya na si Arturo eh, sinasabi din kaagad na kinakampihan ko si Arturo. At muling uungkatin ang tungkol sa amin ni Elmer. Nagkisyo siya na nga sana ang pinakasalan ko. At yun ang kinakatakot kong marinig ni Art. Naku. Hindi niyo kasi alam ang tungkol kay Elmer eh. Mahirap yan, no? Oh. Siguro nga buti pa ni lumipad na kayo ng bahay. Ang ibig ko sabihin ni ilayo mo na lamang yung asawa mo. Baka sa huling pag-aaway pa nila eh, mabanggit ng Itay mo ang tungkol kay Elmer. Eh lalong gerang aabutin yan. Ay, isa nga rin dahilan yan kung bakit pumayag na rin akong pumunta sa Australia si Arturo. Bakit? Pupunta ba ng Australia ang asawa mo? Oo. Kararating lang noong isang buwan at inilalakad na ni Art ang mga papeles. Eh, mabuti nga para makapunta ng Australia ang asawa mo. Para matahimik na ang buhay mo. May tinuloy din pala ng asawa mo ang plano nitong sumunod sa kanyang mga magulang sa Australia. Eh, para na rin sa mga bata, Itay. Para sa bata? May idinahilan ba ang bata? Itay naman. Baka idinadahil lamang ang bata, pero ang totoo eh, may ibang agenda sa buhay. Mabuti na rin yun siguro, Itay, para malayo siya sa inyo at nang hindi kayo laging nagbabangayan. Eh, mabuti pa nga siguro para naman masabi niyang padre di pamilya siya at hindi palamunin. Itay, ano ba? May sana nga, sana nga makapunta ng Australia ang asawa mo. At nang magampanan naman niya ang kanyang obligasyon sa inyong mag-ina. Hindi yung ikaw ang umaako ng responsibilidad na dapat sana, eh siyang gumagawa. Thank you.
Umayag ka na, hindi ba? Eh, bakit parang gusto mo na naman akong pigilan ngayon? Nag-aalala kasi ako. Saan ka naman nag-aalala? Eh, siyempre, malayo ang Australia. Kung ano't ano eh, malayo ako sa'yo. Eh, ano naman kung malayo ka sa'kin? Eh, naroon ang mga magulang ko't kapatid. Anong silbi nila kung pababayaan ako? At isa pa, sayang naman ang magandang oportunidad na naghihintay sa'kin doon. Magaan lang kaya ang trabahong dadatnan ko doon. At dolyaris pa, eh, madali tayong makakaipon. Malaki naman ang sinasahod ko dito ah. Ayan na naman tayo eh. Sahod mo ba ang pinagmamalaki mo? Eh, ito nga, lagi akong minamaliit ng tatay mo dahil sa wala akong trabaho. Wala nang ginawa kundi ipamukha sa akin na... Oo na. Mas mabuting naroon ka. Oo. Huwag ka rin mag-alala. Dahil pagdating ko doon, ay lalagad ko na kaagad ang mga papers ninyo ng anak mo para makasunod kayo kaagad sa akin. Pilid ang gaganapin sa inyo bago umalis ang asawa mo? Oo eh. Ayoko sana. Dahil nalulungkot ako sa kanyang pag-alis. Pero mapilit si Arturo eh. Ayaya mo na. Malamang napipilit din umalis yung tao eh. Naroon lang na gusto lang din niyang sumaya sa huling araw na naririto siya sa atin. Yun na nga eh. Kaya pumayag na rin ako sa gusto niyang mangyari. Ay, sige pala pre. Baka gusto mo nang kumain. Nakapag-order na ako ng pagkain natin sa kantina. Ano? Nag-order ka na sa kantina for lunch? Eh, napansin ko kasi na lagi kang nauubusan ng pagkain sa kantina. Kaya maaga pa, nag-order na ako ng paborito mong pagkain. Ano? Ano pang ginagawa natin? Tara na, kung ganun at nagugutom na ako. Madaling araw na palang biyahe mo papuntang Australia. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo? Eh, ikaw naman kasi. Aalis ka pa. Darling, napag-usapan na natin to. Mamimiss kasi kita eh. Kailangan kong umalis para na rin sa inyo ng bata. At para hindi na ako hamag-hamagin ng tatay mo. Intindi mo na kasi si Itay. Matanda na siya. Hindi dahilan ng edad ng isang tao para magsalita ng masakit sa isang tao. Hindi kayo talaga magkakasundo ng Itay kung magkikipagmataasan ka sa kanya. Kaya nga ako aalis para sumayan ang tatay mo, napakialamero. Natural lamang sa magulang na pakialaman ang anak. Dahil kung hindi, magkikialam ang magulang sa anak, hindi niya ito mahal. Una-una. Basta paalisin mo ako ng hindi nalulungkot para hindi na ako malulungkot. Isipin mo na lamang para sa atin itong gagawin ko. At kahit papano, ay matutupad ng pangarap ko na magkabahay. Bahay? Sarili naman natin itong bahay ha. Sarili na nga natin. Bukod sa napakaliit ng bahay na to, pag-aari pa ng mga magulang mo. Mabuti lang sana kung hindi pakialamero ang tatay mo. Matupad nga kaya ni Arturo ang kanyang pangarap? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas
ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnon, Susan Maligdan, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.